Araw po sa inyo mga magigiting kumanonood at subscribers. I am Moto Vlogs here. So, in today's vlog po, ang pag-uusapan po natin ngayon ay yung oil change. So, bago po ang lahat, ano po ba ang tamang miles or kilometers every time po na nag-oil change tayo ng ating mga motor? Sa mga scooter po, kasi scooter po talaga ang naging motor ko ever since. So, kung ano po yung sinasabi sa akin nung mga pinagdadalhan ko dati sa kasa, yun po yung sinusunod ko kasi yun naman po talaga ang recommended nila, lalo na nung bumili ako ng bagong motor. Ang sabi sa akin, excuse me, na po, nasa highway po ako. Ang sabi po sa akin doon sa kasa, ang sabi po doon sa kasa na pinagkuhaan ko, first 500 miles or kilometers po na takbo ng motor nyo, kumbaga after po i-break in yung motor nyo, that's the time po na mag-oil change na po kayo. And then after po nun, ang mga susunod na po is 1,000 na po. Depende pa rin po sa motor nyo. So, kung hindi po kayo sigurado dun sa mga ganung-ganung mileage or kilometers ng motor nyo kung paano mag oil change. So, mag-prefer na lang po kayo sa usage manual na motor nyo. Or, tanungin nyo po maigi yung pinagbilhan nyo. Ano po ba ang tamang kilometer o miles para ma-oil change ko yung motor ko? So, maigi po magtanong kayo sa mga bibilhan nyo. Well, sa mga use, ano naman po, nasisilo po sa araw. So, sa mga use naman po ng mga motor na mga second hand, pagkakuha nyo po ng motor nyo, i-oil change nyo po agad. Mas kinasabihin na pa ng mga seller na kaka-oil change ko lang kanina niya, i-oil change nyo na po yun. Kasi, ano po ay, maniguro na po kayo. Minsan naman eh, lalo na po sa mga baguhan, syempre hindi pa kayo marunong tumingin ng motor. Kumbaga, sampal lang kayo na sampal. So, sa mga baguhan po, nabibili na second hand, sa tuwing bibili po kayo ng second hand na motor, huwag nyo pa kalilimutan na i-oil change yung motor nyo. Maski na sinabi pa ng mga seller na, kaka-oil change ko lang kanina niyan, i-oil change na lang po agad-agad. Okay, so, na po, huwag na po natin patatagalin. Ano po ba ang oil na magandang gamitin sa mga scooter? So, sa mga lumay, may papakita po sa inyo. Low mileage, ayan po, sa mga low mileage po, ayan daw ang recommended nila. Pero nasa sa inyo naman po yun kung anong gusto nyo, 10W or ano, magtanong na lang po kayo sa bibilhan nyo. Kasi ako po ever since na nagkamotor ako, 10W na po talaga ginagamit ko. Okay, ano po bang ibig sabihin ng W? Sa pagkaka-search ko po sa YouTube, ang W po is yung pong kanyang winter value or yung parang lapot yata kapag ka yung oil nyo ay nasa malamig na klima or nakahinto yung motor nyo. Tapos ito naman pong kabila, yan po yung pag tumatakbo po yata yung motor nyo. So, yun lang po yung basic kong alam sa oil kasi napanood ko lang din naman sa YouTube yun. So, i-search nyo na lang po kay Sir Mel Motovlog kung ano po ang ibig sabihin ng mga oil nyo. Sorry po, na-distract ako doon sa sumigaw. So, ayan po, sinasabi ko nga kanina, i-search nyo po si Sir Mel Motovlog. So, siya po magdi-discuss at na-discuss po niya ang mga different kinds na mga oil natin. Andun po lahat, pati po yung mga experiment po niya kung anong itsura ng oil niyo kapag malamig o mainit. Andun po yun, diniscuss po niya, pati po itong mga fully synthetic na yan, semi-synthetic, nandun po yan, diniscuss po niya. So sa ngayon, ito po muna yung basic na i-discuss po natin. Yun lang po kasi yung natatandaan ko, medyo complicated eh, mahaba pati. So panoorin niyo lang po si Sir Mel Motovlog, siya po ang nag-discuss ng mga oil doon. Lahat po ng klase ng oil, kasama na po yun sa mga sasakyan. So, anyway po, tuloy na po tayo sa ating mag-oil change. At ito naman po,
Since mag-oil change na rin ako, so isasabay ko na rin yung gear oil. Kasi gawa nga po na mula na kinuha ko sa kasa ito, puro oil change na ginagawa ko na hindi ko na siya inaanuhan ng gear oil. Pinapalitan. Ngayon ko pala po siya papalitan. Ano po ba magandang gear oil? So, dati po, nagamit ako ng mobile. Ngayon, magtatry ako na itong STP. Ang madalas kong gamit dati, 75. So, usually po, 75 lang yung nakikita ko, tsaka 80. Ito po yung madalas kong nakikita. Kaya, ang pinaka kinukuha ko lagi, yung 75. Kasi, sabi nila, maganda daw yung 75. Daw, ha? Ewan ko. Ako, hindi pa naman po ako nasisiraan sa mga 75 ko na ano, tsaka madalang naman akong mag harabas na motor, kaya yung oil ko halos maitim, halos hindi pa ganun kaitim. Sabi pa nga ng mga mekaniko ko nila Nico, kapag ino-oil change na yung motor ko, halos maputi pa yung oil ko, kasi nga hindi ko naman ginagamit yung motor ko gaano eh. Okay, so first things first, pumunta tayo mga sir. Aray ko. Okay. So, ano po ba ang first step natin kapag tayo ay mag-oil change? Unang-una po, meron po tayong dipstick dyan. Buksan nyo po yung dipstick nyo. Ang dumi. Buksan nyo po yung dipstick nyo. Tignan nyo po kung may oil pa yan. Ayan po, oh. Makikita nyo naman po kung may oil pa yan yun, or maitim pa yung oil nyo. Kahit hindi nyo naman po siya punasan, ayan po, kitang-kita nyo naman po, may oil pa siya na natitira. So, ayan po. Dito rin po natin i-shoot o isasalin yung oil na bago na ilalagay natin pag after natin i-drain. At meron naman po tayong drain plug sa ilalim. Sa motor ko po, pakita ko na. So, ayan, yan po ang itsura ng drain plug ng aking motor. Sa ganitong modelo po, ayaw ko lang sa mga ibang scooters. Anong size po ba ang gagamitin ko? Well, kung ito po ang i-drain ko, mga nasa ganito po, ito. Ito po ang gagamitin ko niya. Kung ito po mismo ang bubuksan ko para ma-drain. So, ito po ang gagamitin ko. May dalawang klase po kasi ng drain plug yan. Isa po dito sa ilalim, yan po yung pinakita ko kanina, tsaka ito tayo sa kabila. Tsaka dito po sa kabila. Ako, hindi ko kabisado to. Pero sabi nila, dalawa ang ano niyan. Dalawa ang drain plug niyan. Yung sa, usually dito nyo po makikita yan. Maliit na maliit lang po yun. Pero sa modelo ng motor ko, iba. Yung sa kabila ko po kasi, sa daddy po kasi motor, ano po, ganun po ang system niya. Dalawa po ang drain plug niya. Maliit sa kabila, tapos malaki dito sa ilalim. So, dito sa model ng motor ko, hindi po. Kasi, hindi naman po lahat ng motor, magkakapareho ng itsura. So, tara po, i-drain na po natin ang ating motor. Paano po ba natin pipihitin yan? Ayan, napakadali lang po. Pihitin na lang po yan counterclockwise. Or yung papunta po pa ganun po, apa. Para po mabuksan nyo yung drain plug nyo, ipipihitin nyo po yan pag ganun po, papunta dito. Pag isasara nyo, pag ganun. So, tara po, pakita ko lang po sa inyo. Teka. Nga po pala, meron nga po pala itong tatlong component, itong drain plug. Na pag bukas po dyan, meron po yung tatlong laman. Yung pong pagkabukas po dyan, meron po yung spring. Meron pa nga daw yan sa takip na parang gasket ba yun o yung rubber. So, yung grabber po na yon, pagkabukas niyo po, ingatan niyo po na mabitak yon. Or kung let's say marupok na po yung ano niyo, yung rubber gasket niyo na yon, mas maigi may nakahanda kayo. Kasi
Ako, na-experience ko na po dati na naputulan ako ng rubber gasket. So, tutulo po ng tutulo yung langis niya kapag walang goma. Tapos, meron po dyan, strainer. So, spring po at strainer po ang laman niya pagbukas niya po. Papakita ko lang po sa inyo. Tara po. Pakita ko po sa inyo kung ano yung mga sinasabi ko. Yan na po, bubuksan na po natin yung ating oil. Mag ano po kayo ng mga, huwag niyo po kalilimutan na maglagay ng mga plangganan ninyo or yung mga ginupit po na lalagyanan ng gatas kapag kayo po mag-oil change. Lalo na po kung nandito kayo sa Amerika, bawal po kayong magkalat ng oil dito at mayayari kayo. Lalo na kung apartment lang yung, lalo na kung apartment lang yung inyong ano, pwesto, bawal, yari. Kapakain kayo ng landlord nyo. So, halika na po. Buksan na po natin ito. Yan po. Pag ganito po yung bukas natin, yan po. So, pag naramdaman nyo po na maluwag na, ayan po. Pihitin po natin yan ng dahan-dahan. Again, pipihitin po natin ito ng dahan-dahan. Ingatan nyo po kasi may spring po yan sa loob. Yung sinasabi ko po kanina, pagbukas niyan, tatalon po yung mga spring na yon. So, ingatan nyo lang po kasi minsan yung mga yun, nababali po yan. Lalo na kung yung ano po ninyo may kalumaan na yung motor mo. So, ganyan lang po. Luwagan nyo na siya ng konti. Ayun o. Para na kayo nagbubukas ng tubig, bote ng tubig niyan. So, madali lang po. So, again, may spring po yan. Ingatan niyo po yung spring na sumaltik o saan mapunta. Or even worse, baka mabali niyo pa. So, ingatan niyo po yung spring na lalabas dyan. Opya, yan. Yun. Yan po yung sinasabi ko ng spring. Tsaka ito po yung sinasabi ko ng rubber gasket. Yan po yung kone itim niya. So, ingatan niyo po na mabali yan. Kasi sa experience ko dati, nung nabali ko yung ganyan ko, tulo ng tulo yung langis ko sa kalsada. So, ingat lang po. Kasi maaari tayo madisigrasya o makadisigrasya. So, ito po yung kanyang strainer. Yung sinasabi ko kanina. Tsaka yung spring. Ito po. Ito po yung sinasabi ko sa inyo na kapag binuksan niyo yung drain plug niyo, sasaltik po yan. So, ingatan niyo po. Lalo na kung yung motor niyo may kalumaan na. So, yung mga spring natin na yan, marupok yan kung may kalumaan yung motor nyo. Pero kung brand new, wala naman siya problema. Depende pa rin po sa quality ng spring. So, as much as possible, ingatan nyo po yung spring ninyo na to. Nako, ay, problema nyo po yan. Wala naman problema kung mabali nyo itong problema. Ayan, o yung langis na tutulo pagka kulang yung parts nyo. So, tara na po. Ayan po, habang na-drain na po natin yung oil natin, pupunasan lang po natin ng konti yung andali lang po. Pupunasan po natin yung kanyang strainer. Ito po. Pupunasan po natin. Kung may mga libag-libag po yan, tak nyo lang po na ganyan. Kung wala naman, punasan nyo lang. Kayo pa rin po bahala. Hinugasan po ba ito, kuya? Ayun lang, hindi ko po alam kung hinuhugasan ito, pero ako po, pinupunasan ko lang siya kasi yun naman talaga dapat eh, pinupunasan. Kasi nga, oil yan eh. So, hindi pwede mag-mix yung tubig tsaka yung oil. Kaya mas maganda po talaga na punasan yun na lang, huwag niyong huhugasan. Kasi nga, baka mamaya eh, hinugasan yun, tapos hindi matuyo masyado, so, delikado po yan. Hindi po pwede maghalo ang oil tsaka tubig. Dadali kayo dyan. So, ayan po. Punasan na rin po natin itong gilid. Again, ito pong rubber gasket na to, ingatan nyo po yan. Kasi pag nawala po yan, may tendency po na either lumuwag po ito or pagkabit nyo, tutulo ng tutulo yung langis niyan. So, ingatan nyo po yan. So, ayan na po. Na-drain na po natin ating oil. Babalik na po natin sa pwesto. Paano pong pwesto? So, ganyan po. Ganyan lang po. One. Parang, ayan po. Ano po pwesto niya? One. Patong yung spring dyan. Two. Three. Sa ibabaw po yung strainer. So, again, pag magsasara kayo, ingatan nyo po yan. Teka. Bago po palang lahat. Sorry po. Bago pong lahat, yung mga tumutulo-tulo na yan sa
punasan niyo po mabuti. Ito, punasan niyo po yung mga tira-tira. Para hindi naman pangit tignan. Punasan niyo lang yan. So, ayun na po. Punasan na po natin yung leftover ng mga oil. So, ibalik na po natin yung spring takip tsaka yung strainer. So, ganyan po magiging pwesto niyan. Again, 1, 2, 3. Ganyan po pwesto niyo. 1, 2, 3. Huwag niyo po kalilimutan na ikapit itong spring. Bakit po may spring? Hindi ko alam kung bakit kailangan yung spring na yan. So, ayoko po mag-experiment na tanggalin yung spring tapos strainer lang tsaka takipanganot. Disgrasya po tayo. Ayoko mag-experiment. Ayan po, pupunasa ko po ulit. Tapos po, isasara na po. Uy! Isasara na po natin siya. Sorry po, nabitawan ko. Ayan po, isasara na po natin siya. Ayan po, ipapasok niya lang po siyang ganyan, no? Ipapasok niya lang po siyang ganyan. Dapat ganyan po pwesto niyan. 1, 2, 3. Ganyan po, tapos ipitan niya lang po. Ingatan niya lang po yung spring na mabali. For meanwhile, pigitin muna natin ang kamay natin. May putan yan. Ganun, pag-ipit po, pabaliktad lang po. So, ayan po, higpit na natin. Hindi naman po ganun kahigpit. Punasan lang natin ng konti yung gilid. Hinantay ko po muna siya. So, paano naman po pag-ihigpit? Madali lang po yung pag-ihigpit. Dali lang po yung paghigpit, pabaliktad lang po. So, pag ganun po yung paghigpit, ha, papunta po dito, pag ganun, papasok po dito, yung paluwag, palabas po na ganun. So, ayan. So, huwag niyo po siya masyadong ihigpitan. Kasi po pag hinigpitan nyo, pwede pong malustre itong sakit nyo. So, ayan na po mga paps. So, hinigpitan ko na po siya. Pero hindi po siya mahigpit na mahigpit. Pag ganun po, pabaliktad yung ano niya, yung ikot niya. Parang nagbubukas na kayo ng takip na tubig. Pag ganun yung paluwag, papunta po dito pagpasara. Madali lang po yun para lang yung nagsasara ng takip ng tubig. So, sa drain plug naman po, ganun din. Dito nyo po ilalagay yung oil nyo. Pero bago lahat po, punasan po muna natin yung dipstick natin. Saglit lang. Ay, naku. Saan ba yung takip ko? Ay, takip tissue. So, ayan po. Pupunasan po muna natin yung kanyang dipstick. Ayan po. Ito po yung kanyang dipstick. So, pupunasan po natin yung dipstick natin para hindi naman po pangit kapag nagkabit tayo ng oil natin. Kaya po bahala kung punasan nyo o hindi. Kasi ako, pinupunasan ko yan. Kaya bahala na kayo. Sa pagsasali naman po ng oil, meron po tayong gagamitin na imbudo. So, ganyan po ang pagsasali ng oil natin. Ganyan lang po. Dito po natin isasalin yung oil natin. Ako, dito po. Para lang tayo nagsasalin ng tubig. So, madali lang po yan. So, buksan na po natin yung ating oil. Make sure po na habang nagsasalin tayo ng langis natin eh, ito po iaangat po natin na ganun yung dulo ng embudo para kahit papaano makahinga po na maayos yung oil natin. Kasi minsan po naiipit po yan dyan, no? So kumbaga hindi po siya papapasukan ng hangin. Kaya dapat pagka magsasalin po tayo, iaangat po natin ng konting-konting lang para dire-diretso po yung pasok ng oil natin doon sa butas. Kumbaga para lang makahinga. So tara po, salinan na po natin ng oil.
Hanin lang po natin. Tumatamapon po. Yan. Yan lang po yung pagsasali ng oil. Napakadali lang po, oh. Naandahan lang po. Huwag yung parang nagmamadali kayo. Kasi sayang yung oil nyo. Matatapon sa sahig. So, ganyan lang po. Diba? Para lang tayo nagsasali ng tubig sa baso. Para lang tayo nagbubukas ng tubig sa bote. Napakadali lang po ng ano na yan, pag oil change. Basic lang po yan. Opya. Yun po, yung po yung sinasabi ko na umaapaw. So, pag ganun umaapaw, iaangati po ito ng konti. Para may buyelo po siya. Yung sinasabi ko kanina para makahinga. So, ayan po. Dahan-dahan lang po ang pagsasalin. Huwag bigla-bigla. Huwag nung bibiglain at matatapon lahat sa sahig yan. Sayang. Mahal pa naman ang oil, lalo na sa Pilipinas. Yun po. Ganun lang po. Para lang kayo nagsasali ng tubig gripo o tubig ano nyo po pag nauhaw kayo. Ganun lang. Oh. Ingat-ingatan nyo lang na dumaos-dos yung embudo nyo at magkakalat kayo sa sahig. Kayo din, mawalan kayo ng oil. Mawalan na kayo ng jowa, wag lang tong oil nyo. Joke. Umuugot pa si Aya. Okay po, ayun na. So, ganyan lang po pagsasali. Ano pong gagawin natin dito sa oil? Iinumin po ba natin? Hindi po, mamamatay tayo. Hindi natin iinumin yan. Isasalin po natin yan at ibibitbitin ko mamaya yan sa oil, ano. Ay, sorry. Ibibitbitin ko po yan sa mga auto shop para i-recycle po nila yung oil. Sasalin po natin dito. Teka, salin lang po natin yung oil. Use oil. Bago po natin isalin to. Teka, nakalimutan ko takpan. Takpan muna natin. Yan. Okay po. Yan po. Tatakpan po natin yan. Huwag naman po natin kalilimutan takpan. At pag kinalimutan po natin takpan yan, habang maandar po yan, nakulo po yan. So, ubos ang langis nyo. So, habang isasalin ko yung oil natin for recycling, tapos na po tayo mag oil change ngayon. Next naman po, gear oil. Pero bago lahat, hugasan ko muna tong embudo. Actually, hindi ko na po siya hugasan. Kukuha na lang tayo ng isang embudo. Masyado siya malaki. Ganun po ang pag-oil change natin, mga kaaya-ayang manonood at kaaya-ayang subscribers. Next naman po yung gear oil. Kasi wala na pong oras yung ano natin. Masyado na po mainit. Naluluson na ako. So, i-close na po natin yung vlog. Sa next, ano naman po, next upload naman po yung gear oil po. Kung paano magpalit ng gear oil sa ganitong model na motor. Actually, yung nga po palang ganyang motor, GY6 po siya. Sa akin po GY6. So, kung meron po kayong motor na GY6, i-search na lang po sa YouTube kung paano mag-maintain ng mga GY6. Madami pong mga YouTuber na nag-upload kung paano mag-maintain ng mga GY6 na motor. Or meron pong mga website tapos saan bibigyan kayo ng mga magagandang instruction para makapagbuo kayo ng maayos ng mga GY6 na mga motor. So, para sa akin po, pinakamadaling ayusin motor is itong GY6. FI po ba siya or may mga ECU? Hindi po.
ano lang po yan, hubad lang po yan. So, kung bago-bago ka sa motor, madali lang sikwatin sa iyan. Marami din mga channel, maraming mga website na pwede kang matuto o paano kalkalin ng mga GY6 sa makina. Madali lang po yan, basic lang po yan, sabi nga nila eh. Ang pinakamahirap suyuin, yung mga fuel injected na mga motor o yung may mga ECU o may mga computer box, kasi super sensitive po nun. May masagi ka lang dun na sensor, yari na yung motor mo. So, yun na po. I-close po natin yung vlog natin. Tapos na po tayo mag oil change. So, thank you po sa panonood ninyo. Next episode naman po, kung paano po mag gear oil change. Maraming salamat po sa inyong panonood. I am Moto Vlogs here po. Please don't forget to subscribe po sa ating YouTube channel. I am Moto Vlogs. I am Moto Vlogs Los Angeles, USA. Los Angeles, California, USA. Palike na rin po sa Facebook. Watch out po pala sa mga manonood, sa mga tropa ko po ng mga Do It Works. Pamilya ko po sa Pilipinas. Shout out po sa inyo. Ingat po kayo. God bless po.